Nalawig na nga po ng 90 araw o 3 buwan pa ang SIM registration. Sa tala ng National Telecommunications Commission, nasa 87 million na ang rehistradong SIM at inaasang aabot ito ng 100 milyon dahil sa bagong deadline. Kaugnay po niyan, makakausap natin ang tagapagsalita ng NTC na si Deputy Commissioner John Paulo Salvahan. DepCom, magandang morning po sa inyo and welcome to Sakto. Kumusta ho kayo? Yes, good morning po, Sir Johnson and Sir Jeff. Magandang umaga din po sa ating televiewers po. Opo, kasama din po natin si Chiang Ami. Unang-una siguro, matanong lang namin, ano bang naging main consideration doon sa 90 days na extension ng SIM registration? We want to give our subscribers po kasi no, the full opportunity to have their SIMs registered. So, yun po yung tinitingnan po natin na main consideration as well as yung pong mga naging issues and concerns po nila. Kung may mga nagsasabi po noon na they lack the necessary government-issued IDs. So, we think po that by giving them this 90-day period of extension, they will be able to secure those necessary IDs and address all other concerns like yung they're not really that tech savvy or they're not really that literate in registering. So ito po, may chance po sila to address those issues. Opo. DepCom, pero dun ho sa naging extension, wala hong binago dun sa hinihinging requirements sa pagpaparehistro ng SIM. Same pa rin? Yes, wala pong babaguhin po doon because that is set by law po. Kung ano po yung mga requirements, yun lamang po yun. Opo. So meron pa rin selfie, government ID, and ano pang mga requirements na kinakailang ihanda po ng magpaparehistro ng SIM? Yung four data and information lang po na required. That is the name, the gender, birth date, and address po. Opo. DepCom, sa ngayon, ilan na po ang registered SIM sa buong bansa? As of the latest numbers po, no, yung April 24 numbers po natin, it's at 87.4 million or that comprises mga 52% po ng total number of active SIMs natin. Opo, opo. Nung hong mga nakalipas na araw, mga 2 days before the original deadline, meron hong nagpadala ng emergency alert. Yun ho ba'y na-address ng NTC? Dapat ho bang ganun? Yun po ay kasama po ngayon no, sa pinag-uusapan po ng commission as to how to resolve or address that concern po no, yung naka-receive nga po ng emergency cell broadcast o yung cell broadcast alert po. Opo. DepCom, ito yung matanong ko lang, pwede nyo sagutin, pwede hindi. May mga nagtatanong po kasi curious lang, bakit po nang galing sa Justice Secretary ang announcement ng extension ng 90 days ng SIM registration? I think po kasi the Justice Secretary po was present during the meeting when the decision was made to extend the 90-day period of deadline. And I heard po kasi natanong po siya in one of the parang in another media interview and nasingit po yung topic. So he answered po yung tanong po na yun. Wala naman yung problema ron, ano po? In-extend naman talaga? Yes po, na-extend naman po talaga at yun naman po talaga yung napag-usapan po doon. Doon po sa original, sa batas po natin, DepCom, tama ho ba 120 days ang allowed na extension? So kung 90 days lang, posible bang magkaroon ng second extension pa? Based on the discussion po, hindi na po. That will be the final extension po, yung 90-day period po na extension po na yun. Opo. Ngayon ho, DepCom, meron tayong mga kababayan, hindi naman masyadong teke, hindi marunong. So ang ginagawa, nagpapatulong sa iba, pero yung SIM na gagamitin nila, inilalagay sa cellphone ng iba, yun ho ba'y po pwede? Yes, tama po yun. Because yung baka po yung iba ay feature phones, so, no, yung analog o yung mga keypad lang, di smartphone yung gamit. And they have to access po kasi yung website o yung portal po ng mga telcos. So pwede naman po yun. Ang pinapaalala lang po namin sa publiko ay to be very careful in giving your personal data and information to others. Because that is the evil that we wish to address po eh by conducting this SIM registration. Na wag po makuha ng iba yung personal data at information ninyo at magamit po sa hindi maganda. Kaya lang ho, yun ho ay sa pagitan na nung nagpaparehistro at dun sa kanyang nilapitan para tumulong sa kanya. Tama po yun. Kaya po ang ginagawa nga po namin sa NTC ay nagpapaalala po lang kami sa
publiko po na mag-ingat po sa mga ganong klase ng transaction po. Opo, ilan ho ang target ninyo na mairehistro sa pagtatapos ng 90-day extension? If we're looking at the experiences of other countries, they've reached up to 70% of their total number of active SIMs. But essentially po, what we want talaga is 100% of those active SIMs na yung talagang ginagamit po ba. Yung, kumbaga, we do not wish anyone left behind po dito, makaregister po lahat. And kung ano man po yung number or percentage na abutin natin, we hope that it is already the 100% of those SIMs that are actually being used by our subscribers. Opo. So paalaala lang ulit sa ating mga kababayan na nag-iintay ulit nung last few days ng extended na registration, kailan malalaman ng isang hindi nakapagparehistro na hindi na pwede ang kanyang SIM card? After 90 days ba, on the 91st, deactivated na ba agad ang SIM? Yes, that is mandated by law po, no, that for those subscribers who fail to register within the deadline, their SIMs will be automatically deactivated. And yun naman po, no, yung for the new deadline, the government and the telcos will consistently issue reminders, and the telcos will provide advertisements para po ma-remind yung ating public as to the new deadline of the SIM registration. Opo, opo. Balikan lang natin, DepCom, yung kumbagay parang SIM registration 101. Pagka ikay postpaid subscribers, may kailangan ka pa bang gawin para ma-rehistro ang SIM, or wala na, automatic na bang rehistrado ang postpaid SIM? Yes, yung po kasi postpaid, the law mandates po kasi all existing subscribers have to register. So sa ngayon po, yung postpaid po, you have to confirm your data at information na nandun na sa mga telcos po ninyo. So you need to register po. For prepaid SIMs, yun po yung mga kailangan nyo mag-input na mga personal data at information na nabanggit po natin kanina. Opo. DepCom, ano mga SIM ang kinakailangan pong i-registro? Kasi hindi lang naman yung nasa cellphone na pang text and call, di ba? Tama po yan. Lahat po, all SIMs, including e-SIMs or electronic SIMs, they have to register that po. Otherwise, ma-deactivate po yan. Ang purpose po kasi natin ay lahat po nung pwede makapag-communicate, makapagpadala ng mga fraudulent messages o yung mga text stamps o yung mga harassment messages, ay ma-register po natin para in case magkaroon po ng ganong incident, kung sino po yung nagpadala ay ma-identify po natin. So lahat po ng SIMs ay required to be registered. Opo. Last na lang ho, Dep, kung halimbawa ho ay turista, pupunta ng Pilipinas, syempre kailangan niya ng communication lines, bibili ng bagong SIM, ano bang protocol para po sa kanila? For foreigners po kasi, no, there are two types, there are two classes po na identified by law. One is those for tourists with foreign travelers with tourist visa. So pagka po ganun, they have a 30-day temporary validity period ng SIM. They need to present their passport, tapos they have to submit yung nationality nila, yung name and yung kung saan po yung address and yung ticket po nila. So for them to be able to register the SIM. For the other type of tourist, yun naman po yung those with other types of visa, pwede naman po sila, they can own yung regular SIM po natin na no 30-day temporary validity period. So pwedeng bumili si turista ng SIM pagdating niya ng Pilipinas, same registration process na pagdadaanan po niya, may selfie rin, may ID requirements, although nabanggit niyo yung passport kanina, pareho lang po ba? Yes, pareho lang po. Ganon din po yung magiging proseso. Although for foreigners nga po, yung passport po ang kailangan or any other type of travel document na meron po sila. Alright. DepCom, baka meron kayong paalaala. Bagamat tayo paulit-ulit na simula't simula pa, importante ang SIM registration. Pero since extended ng 90 days, hintayin ko na lang yung hanggang mag 89th uli. Doon na lang ako magpaparehistro. Pwede ba yun? Yun nga po, no, so we consistently remind the public to please register. Sir Johnson, ito nga, for the last 2 days, before the deadline was announced, we've seen a sharp increase in the number of registrants. 3 days ago, it was 2.4 million. Yesterday or the other day, it was 4.4 million. So if you are minded to register your SIM, we urge you to register na po this early. Please do not wait for the deadline, because within the 90-day period po,
Yun din, nabanggit naman po ni Secretary Ivan, we might consider some modifications in the effects or in the of the SIM registration. So mas maganda po na ngayon na habang wala pa po yung ibang mga modifications na yun, or yung, shall we say, yung tinawag po na incentives, ay ma-register nyo na po yung SIM po ninyo. Opo, mabilis lang, baka meron kayong reaction sa NTC dun sa naging ruling ng Supreme Court, nagbabasura dun sa pag-question sa SIM registration, DEPCOM. Yun po na, Sir Johnson, we haven't officially received yet a copy of the petition which was supposedly filed in the Supreme Court. But we welcome naman po yung naging decision po ng Supreme Court na based on the news, it denied already the application for TRO sa petition po na yun. Alright. DEPCOM, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo. Maraming salamat din po sa inyo and ingat din po, Sir Johnson. Thank you po, Deputy Commissioner John Paulo Salvahan ng National Telecommunications Commission.